Good morning po sa lahat ng mga viewers natin, especially sa mga Pilipinong nanonood sa atin ngayon. And good morning po sa buong Temple of the Millionaires family. Yan. Naririnig ba ako ng ating mga viewers? So I recommend pa-share, pa-like, pa-comment ng ating live ngayon para mas marami tayong makasama sa ating unting kwentuhan lang naman tungkol sa magandang mga balita. Okay, yan. Good morning. Comment lang sa ating mga viewers before tayo mag-start. Batiin muna natin ang ating mga viewers natin. Yan. So, binabati ko ang lahat ng mga viewers natin buong Temple of the Millionaires family. So, thank you sa pagsama po sa akin today. Yan. Thank you. And good morning. And para sa mga viewers po natin, pa-mention naman ako sa baba kung malakas or mahina yung music or mahina yung boses para at least ayusin muna natin before tayo mag-start. And pa-mention naman, pa-comment naman ako sa baba kung naririnig ako ng maayos. Okay? And so, good morning po sa ating mga viewers po natin ngayon. Yan, good morning. Yan, madami natin mga viewers. Good morning. Morning, kamusta kayo lahat? I hope na okay ang bawat isa. Ayan, good morning. Gising. And good morning. And good morning po sa ating mga partners. And good morning. May nakakarinig na ba sa akin? Naririnig niyo ba ako or hindi niyo ako naririnig? Or naririnig niyo ba ako? I hope naririnig niyo ako. Ayos. Yan. Okay po yung boses or masyadong malakas yung background music? Okay naman yung background music. Para before tayo mag-start, yes po, naririnig. Okay, so antayin na lang natin yung iba, baka hindi nila naririnig. Yan, si partner Yasmin Do El Ehe. Tama ba yung pronounce ko? Watch from Lebanon. Yan, good morning partner. Yan, good morning ma'am. Morning ma'am Yasmin. Ayan. Ano ba tawag? Magandang tawag? Kabayan? Kaibigan? Good morning Yasmin. Ayan. Si ma'am Cheryl de Malanta. Ayan. Watching from Maldives nung nakaraan yan. Nakita ko yung post niya. Nasa Maldives siya nung last time. Doon siya nag home quarantine. Ayan. And so, antay pa tayo ng ibang mga kasama para at least okay. Yan, grabe, dumadami na. So, 5,000 na yung viewers natin. Grabe, iba talaga. Ito ang buhay ng merong home-based business. Kahit nasaan ka, portable yung negosyo mo. And kahit anong mangyari yan, si Mr. Lito De La Cruz, good morning, watching from Dubai. Yan, si Mr. Joserland Derilo, watching from Palawan, shout out. Yan, may mga shout out yan, sabihin nyo na, i-shout out natin lahat yan. Sino yung shout out natin? Yan, grabe no, Dubai, Palawan, tapos kanin, Lebanon. Okay, grabe, world class. Si Miss Yasmin, yan, good morning din po, Prof. Yan, good morning sa'yo, kumain na ba kayo lahat? And I hope nag-i-enjoy ang lahat sa magandang time freedom na binigay ng
universe sa bawat isa, binigyan ng time para makasama ang family at makapag self meditate. Yan. Malakas ba yung sounds ko or tama lang? Tama lang ba yung sounds ko? Hinaan ko kung masyado malakas. Yan, 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 yan. Good morning! Yan, sa ating mga kasama ngayon na nanonood. Masaya ba ang bawat isa? Yan, so... Okay, okay, okay. Yan, grabe ang dami. Si Miss Cora Soriano watching from Hong Kong. Yan, good morning dyan. Si... si Mr. Ronel Rob Noble. Good morning, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Yan. Good morning, kamusta naman dyan sa Jeddah? Si Mr. JP Dimalanta from Cityland, watching from Cityland. Pa, grabe. May mga shoutout dyan, shoutout natin yan. Live na live tayo ngayon. Live and alive. Okay. Clear ba yung sounds ko? O yung boses ko? Clear naman. Walang maugong. Wala bang maugong? Si Prince Kim Noel watching from Iloilo. Wow! Kamusta naman dyan sa Iloilo? Okay. Dito sa Manila, okay na okay. Tahimik. Super tahimik. Kasi hindi lumalabas ng bahay. Eh, yung pangarap ng maraming Pilipino. Kumita. Kahit nasa bahay lang. Okay. Ngayon, pag-uusapan natin yung about dyan. Okay, so, and pa-shoutout po si Mr. Adam na Nepasena. Pa-shoutout po. Watching from Grand Emerald. Pati unit, pupuntahan ka nila dyan. Yan, si Mr. Rickson Navarro watching. Yan, si, pa-shoutout naman po sa lahat ng Genesis International Worldwide. Yan, kamusta lahat ng ating Genesis partners natin dyan? Watching from Doha, si Miss Aziflor Domingo Achuela. Si Mr. Rickson de la Cruz. Nick Rickson Navarro, watching from Ortigas. Saan ang galing yung Rickson de la Cruz? Naghalo yung Lito at saka ano ah. Yan, yan. Sige pa, sige pa. Konti na lang. Para kapag start, mabilis lang naman to. Actually, sobrang bilis lang nito. Naririnig ba ako ng maayos? Kahit mahina boses ko. Mahina ba boses ko? Hindi naman. Si Miss Diane Romero watching. Good morning each and everyone, coach, mentors, and also to all partners. Have a pleasant Sunday all. Yan. Uy, Sunday nga pala ngayon. Oh. Happy Sunday everyone. Hindi, Monday na ngayon. Sa Pilipinas nga pala ako. Monday na ngayon. Yan. Monday. Yan, si shout out po buong Dark Horse Alliance from Rickson Navarro. Si Miss Diane watching from Saudi Arabia, si Andy watching from Ortigas. Okay. Okay, so dami na tayo. So I guess pwede na tayo mag-start. Yan. Pa-comment ako nang I'm ready para at least makapag-start na tayo. Ayan. Ano lang natin ito, pag-usapan lang natin isang napakagandang opportunity na pwedeng-pwede at napapanahon. Ayan. So, ayun, si Mikey Ramos, shout out naman po kay Jane and Sylvia Perolino. Ayan, kumusta naman dyan? Happy. Okay. Grabe no, 24,000 ang viewers natin. Grabe. Okay, so pwede na tayo mag-start. Okay. Clear na clear po ang sounds, bro. Yung boses, clear din. O yung sounds lang yung clear? Sabagay, yung boses, sounds din. Okay. So, itong presentation natin, itong live natin na to, okay. So, gawin natin itong medyo professional ng konti. Para at least, sa mga viewers natin na may mga prospects, pwede mo siyang i-cut yung start niya. So, pwede mo i-download to, i-cut mo yung start niya,
save mo, pwede mo siyang i-share sa mga prospects mo. Kasi ito talaga yung pinakang presentation na nang napakagandang opportunity na pwedeng-pwede kahit kanino, especially sa mga gantong events na nangyayari sa mundo, especially sa Pilipinas. Okay? Yan. Easy ready. Okay, pasabi po, pa-comment naman ako sa baba. I'm easy ready. Easy ready, yan. Ituloy na natin yan. Wow, puso-puso. Yan, puso. Ipakalat natin ang puso sa buong mundo. Okay, so start natin. Watching from Pasig. Okay. Okay, so topic natin or yung itong live na to is itong usapan natin na to, kwentuhan natin to is all about a great opportunity na pwedeng-pwede po nating magamit, pwede-pwede nating magawa kahit nasaan ka. And kagandahan niyan, especially sa mga gantong bagay panahon na nangyayari sa atin. Ito talaga yung business or opportunity na napapanahon. I mean, the moment na ikaw nag-start ka, okay, sabihin natin, yung mga source of income kasi sa mga panahon ngayon, hindi na sapat kasi yung meron ka lang, or hindi na stable yung sinabi meron ka lang work. Okay? And I'm sure na maraming mga Pilipino ang nakaramdam nun, especially sa Pilipinas. Kasi bakit? Because ng event na nangyari ngayon. Hindi pwede lumabas ng bahay, so wala silang choice. Marami akong nababasa about dyan. Okay, so ngayon, magpakita tayo ng isang napakagandang opportunity na pwedeng-pwede kahit anuman mangyari sa mundo. Kasi bakit? Kahit nasaan ka. Kasi isa sa portable, isa sa sobrang portable na pwede mong magawa as long as meron kang online internet connection. Or sabihin natin, meron kang mobile phone, or meron kang internet connection. Bakit? So ngayon pag-uusapan natin, is a company name, Empowered Consumerism. Okay, kasi maraming nakakarinig ng campaign na to sa panahon ngayon, or marami kang makikita sa Facebook na ito yung mga post. Ano ba talaga tong Empowered Consumerism na to? Marahil may mga tao sa atin, or may mga viewers tayo, or may nanonood sa atin ngayon na nagtataka, ano ba talaga tong Empowered Consumerism na? Parang nakaka-curious kasi yung tunog. Okay? So Empowered Consumerism, or yung tinatawag nating EASY, yan, name pa lang. 'Di ba? Easy na. Okay. So ang campaign na to, isang goal ng campaign na to is to give an easy business, an easy platform, and an easy lifestyle. Okay? Ano parang easy lifestyle? Siyempre, easy lifestyle yung magaan na buhay, 'di ba? Simpleng buhay, ika nga, 'di ba? Marami sa atin ang gusto yung simpleng buhay, yung siyempre yung pagkising mo sa umaga, may pagkain na, yung kahit saan mo gustong pumunta, mapupuntahan mo. Wala kang ibang iniisip na conflict, basta yung magagawa mo yung gusto mo. Yun yung tinatawag na easy lifestyle. Sabi nga dito is making ordinary consumers become empowered by sharing them the economy of a tested and proven system and platform. Okay, so paano to ginagawa or paano to nangyayari? Okay? So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura nung dating sistema ng mga industry or ng mga, sabihin natin, mga pinagkakitaan or yung mga nangyayari negosyo sa panahon ngayon. Okay, so isang example, umpisa na natin sa hotel industry. Okay, meron tayong tinatawag na old pipeline system. Okay, sa old pipeline system, ito yung parang sinasabi na, ito yung dating sistema ng panahon, ng yung mga sinaunang panahon na pwede mong pagkakitaan. Isang example dyan is, halimbawa, itong hotel industry. Sa old pipeline system, sa hotel industry, syempre, para kumita ka sa hotel industry, syempre kailangan meron kang hotel. Okay? Meron kang mag-establish ka ng isang malaking hotel. Okay? Syempre yung hotel mo, okay? Pag may hotel ka, syempre maghahanap ka ng mga travel agents. At yung mga travel agents na 'yon is maghahanap ng mga travelers na mag-rent doon sa hotel mo. Okay? Dito sa sistema na 'to or sa old pipeline system na 'to. Ika nga sa Tagalog yung pipeline or yung sa Tagalog yung tubo. Diba sa tubo, isang diretso lang yan. Isang pasukan, isa lang din labasan. Okay? Parang dito, sa hotel industry, isa lang din pasukan. Yung kumikita dito sa hotel industry na to is yung nasa gitna, and ang pinakamalaking kinikita is syempre yung mga mayayaman na. And yun yung mga hotel owners. Sabi nga dito, diba pag naging dito sa sistema na to, as a traveler, kung ikaw mismo traveler ka,
hindi ka, wala ka nang kikitain kasi bakit? Ikaw yung nagbabayad sa kanila, ikaw magbabayad sa hotel, ikaw magbabayad sa travel agents, okay? So, ito yung nangyayari dun sa old pipeline system. And ang kagandahan sa panahon ngayon, binasag itong old pipeline system. Paano binasag? Nagkaroon ng tinatawag na new shared economy system. Paano sa shared economy system? Na hindi lang, kasi sabi nga natin, sa old pipeline system kasi, pag traveler ka lang, wala kang kikitain, wala kang ibang benefit, gagastos ka lang, wala nang iba papasok sa'yo. Unlike sa new shared economy system, dyan pumasok yung mga sistema na kahit ordinaryong consumer ka lang. Okay, di ba yung travelers, mga consumer yan. Okay, consumer ng service ng hotel. Okay, kahit ordinaryong consumer ka lang, pwede kang maging isang empowered consumer. Parang dito sa hotel industry, as a traveler, ngayon, ang lumabas ngayon is nagkaroon na bigla ng rental bee. Okay. Kung familiar sa inyo yung tinatawag na rental bee, or kung hindi man, yung clock, sa mga online to, sa mga online platform yung makikita, meron din dyang OYO, and OYO Rooms or OYO Hotel. At ang pinakang sikat na sikat at kilalang-kilalang ngayon sa hotel industry is yung tinatawag na Airbnb. Okay. Yung Airbnb, isang magandang example dyan. Ang Airbnb, isang napakalaking company sa hotel industry. Pero, as sabi nga, na binasa ko kanina, ang Airbnb, net worth niya is $31 billion. Pero wala siyang pagmamayari kahit isang building. So, paano nangyayari dito? Parang halimbawa, meron ka lang bakanting room o kaya meron kang bakanting apartment na hindi mo tinutuloy. Ipasok mo lang sa platform ng Airbnb. So, okay, may setup ka lang doon ng mga settings. Siyempre doon, yung Airbnb na mismo maghahanap ng mga travelers para sa iyo. Yung bakante mong kwarto na hindi mo napapakinabangan dati, pwede ka nang kumita ng katulad ng kinikita ng isang hotel owner. Okay, ganun siya kaganda. Ganun, parang may isa akong na-experience dyan, yung sa pumasok siya sa Airbnb. Nag-start lang siya, meron siyang nire-rent na isang unit lang. Okay, nire-rent niya yung isang unit. Okay, after a few months, yung unit niya nag-expand siya, nagkaroon na siya ng 6. Okay, so ginagawa niya, nag-rent siya ng isang unit worth 20,000 pesos. Pinasok niya sa platform ng Airbnb. Tapos yung Airbnb, syempre, kumukuha yan ng mga renters niya. Parang pinapaupahan niya yung daily, yung room niya. Okay? So ngayon, meron na siyang 6 na pinaparentahan or nakasalang na unit doon sa Airbnb. Yung 6 na units niya, inuupahan niya ng 20,000 pesos each. Okay? So, nasa around 120,000 pesos yun. Okay? Kumikita yun gross, nasa around 180 to 200,000 pesos. Gross yun. So, i-less mo yung expense niya, ang neto niya is nasa 80,000 pesos. Labas na yung binabayad niya sa inuupa niya dun sa 6 na unit. Okay? So, imagine mo, wala siyang pag-aari na kahit isang building, pero kumikita siya na katulad ng isang hotel owner. So, ganyan kaganda yung new shared economy system. So, isa pang example, sa transportation industry naman. Okay? Sa old pipeline system ng transportation industry, syempre, meron yan mga transport operator. Diba yung mga may-ari ng mga, halimbawa, yung mga bus company, mga taxi company, diba yung mga, ayan, papansin nyo, tapos hanap sila ng mga drivers. Okay? So, yung mga drivers, syempre, pag-drive nila ng mga transport na yan, syempre, hanap sila ng passengers. Dito sa sistema na to, ang walang pakinabang is yung pasahero. Wala naman ako nakita ang pasahero na binibigyan ng sweldo ng isang transport operator. Okay? Kumikita dito, same doon sa hotel industry, is yung nasa gitna, at ang mas malaking kinikita is yung mga mayayaman na, which is yung transport operator or may-ari ng malalaking kumpanya ng transportation. Okay, sa new shared economy system, dito na pumasok yung sobrang dami na nagsilabasan sa panahon ngayon. Katulad yan, meron ng Angkas. Okay? I know, pabilyar to sa halos lahat. Angkas, meron ng Joyride, merong MyCab, meron Sampa. Okay? Diyan pumasok, lumabas din yung Uber and ang Grab. Okay? So dito, nakikita nyo, kahit, sabihin natin na kahit na hindi mo kayang mag-apply ng prangkisa ng isang transport operation, okay, transport industry, yung meron ka lang bakanting sasakyan or motor, ipasok mo lang siya sa platform ng Angkas or ng Grab, pwede ka nang kumita. Okay? At kung hindi mo pa alam ito, baka napag-iiwanan ka na. Kasi bakit? Obsolete ka na. Kasi bakit? Ngayon, may Angkas, may Joyride, may Sampa na.
Sooner or later may darating pa diyan yung kalong, yung kandong, tsaka patong, 'di ba? Yan ko napag-iwanan ka kung hindi mo to alam, okay? So bottom line, sa new shared economy system, hindi lang yung basta malalaking operator ang kumikita. Kahit basta meron ka lang extra sasakyan na pwede mong ipasok sa platform ng Grab, Uber, or Angkas, pwedeng-pwede mo ng pagkakitaan na para kang may-ari ng isang transport operation company. Okay? So, ganun. So, next, meron din sa media advertisement. Okay? Sa media advertisement, old pipeline system, kumikita ang media or TV generation sa content, yung mga content creator. Okay? Yung mga director, yung mga movie writer, di ba? Yan yung mga kumikita, yung mga artista. And, syempre, pag sa after ng content creator, hanap yung mga TV channels. Yan papasok yung ABS-CBN, GMA7, Kapamilya, Kapuso, Kapatid, Kamag-anak, Kabarkada. Yung mga ganun, TV channels. And, syempre, dire-diretso yan sa, or pupunta dyan sa viewers. Okay? Dito sa sistema to, same do sa unang dalawa, ang walang pakinabang dito is yung mga viewers. Tamang panood lang. Okay? Tamang tawa lang, tamang iyak lang, tamang inis lang. Okay? So, bottom line, walang kinikita yung mga viewers sa old pipeline system ng media advertisement. Okay? Ang nangyari ngayon sa new shared economy system, nagsilabasa na yung Instagram, Facebook, and YouTube. Okay? Parang sa YouTube, nung binili ng Google ang YouTube, dito kasi, before kasi, ang YouTube kumikita lang by advertisement. Okay? Nung binili ng Google ang YouTube, okay, dito na inopen ng YouTube yung site nila sa lahat ng, or sa maraming tao. Na pwede kang maging artista or parang artista or kumita ng same sa artista kahit hindi ka mukhang artistahin. Kahit mukhang tambay ka lang, kahit na meron nga dyan mga kumikita sa YouTube, matapilok lang. Yung isa sa nakita ko, yung naririnig ko na sobrang daming views, yung naglaba lang, di ba? Million na yung views, parang ganyan. Okay, pwede mo i-post sa Facebook. Dito papasok yung pwede kang maging vlogger, di ba? Yung mga content creator na hindi lang katulad dati na papasok ka sa GMA, mag-o-audition ka para kumita, para sumikat. Ngayon, pwede ka nang sumikat kahit hindi ka gwapo, hindi ka maganda, hindi ka macho, okay? Kahit maputim ka pa, parang maputim, yung maputi ng maitim, okay? Basta ipasok mo lang sa platform ng YouTube yung video mo. Pag nag-viral yun, kibabayaran ka ng YouTube based sa advertisement na ipapasok nila dun sa video na pinost mo. Okay? So, ganun kaganda ngayon yung new shared economy system. Okay? Isa pa dyan is yung application industry. Okay? Sa old pipeline system, kung naaalala nyo, ang kumikita lang dito is yung developer, tapos yung telecommunication handset owner. Yung halimbawa, mga Nokia, mga BlackBerry before, di ba? Tapos, diretso yan sa users. Okay? Sa old pipeline system, hindi mo pwedeng or wala kang ibang choice. Halimbawa, doon sa application, dito naka-preload yung mga application nung mga handset before. Parang halimbawa, gusto mong yung wala kang choice, kahit gusto mong maganda yung, kahit gusto mong dagdagan yung games, pero kung ang nabili mong phone, ang games lang is Snake, wala kang choice. Snake lang talaga habang buhay yung games ng application ng cellphone mo. Okay? So, dito sa sistema to, same ulit, yung user, wala ulit pakinabang. Puro gastos lang. Okay? Sa old pipeline system. Kaya, nangyari, no, sa new shared economy system, nangyari, kung maaalala nyo, kasi dati, naka-preload yung mga application. So, ang ginawa ni Google at saka ni App Store or ni Apple, inopen nila yung market sa mga developer. Okay? Kasi dati yung kaya yung mga alala nyo, kaya nawala sa market or nawala sa sistema or sa lineup ng mga malalaking kumpanya yung Nokia. Kasi bakit? Hindi sila sumubay. Okay? Napag-iwanan sila nung dalawang to. Kasi bakit? Dito kahit sa limon, mayroon ka lang nagawa na game or application, kahit hindi ganun kaganda, i-upload mo lang sa platform ng Google Play and App Store. Pag dinownload yan, kikita ka. Okay? Kahit anong application ang gusto mo, pwede mo nang ilagay sa phone mo ngayon. Okay? Hindi katulad dati, na kung ano lang yung available sa cellphone mo, yun na lang habang buhay. Kung gusto mo mag-upgrade ng application ng phone mo, wala kang choice, bibili ka ng bagong unit. Hindi na katulad ngayon, okay? Download ka lang sa Google Play or sa App Store kung ano man yung cellphone mo, pwede nang magbago yung mga
application or games ng cellphone mo. Okay? So, ganun kaganda. Kahit hindi na siya katulad nung, sabi nga dati, na obsolete kasi kaya napag-iwanan yung Nokia before. Pero ngayon, good news, sumahabol ang Nokia. Kasi nga, nakita nila na sobrang laki talaga ng market, especially sa application industry. Okay? Isa pa, at ito naman yung sa pinakamalaki, isa pinakamaganda or pinakang in demand or pinakamalawak na market ngayon na mas magandang pasukin is yung retail industry. Okay? Kasi bakit? Sa old pipeline system, para makapasok ka sa retail industry, okay, ang kumikita sa retail industry is yung mga manufacturer. Okay, after manufacturer, diretso yan sa mga wholesaler retail stores. Tapos, diretso yan sa consumers. Okay, sa consumer, sabi nga dito, same sa mga na-previous natin na sample, sa old pipeline system, yung nasa dulo, yung walang pakinabang. Sa consumer, pag nabili mo na yun, wala nang ibang benefit yung binili mo. Okay, aside doon sa paggamit po ng mga products. Pero more or less, wala kang kikitain or wala kang chance na kumita tulad ng mga manufacturer. Okay? Unless kung magtatayo ka ng sarili yung manufacturing plant na hindi naman siya applicable sa lahat ng tao. Okay? And ang kagandahan yan sa new shared economy system, dahil nga yung retail industry yung may pinakamalawak na market sa panahon ngayon at dito na papasok or dito ito yung tinarget na i-market talaga natin. Kasi bakit? Retail industry isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na market na malaki talaga yung mag-benefit ng mga consumers. And dyan papasok yung empowered consumerism. Okay? So, empowered consumerism, paano naman to? Kasi bakit? Sa old pipeline system, wala ka namang choice. Kasi bakit? Kasi sa mga dati natin ginagamit, normally, ang ginagawa natin, syempre, mag-grocery ka. Pagpunta mo sa grocery, syempre, bibili ka. Anong sarap kaya mag-grocery? Yan, kung mapansin nyo, ang sarap mag-grocery, ang sarap pumili na lang ng gusto mo, kuha ka na lang ng kuha ng gusto mong bilhin, di ba? Parang ang bilis lang ng, ang dali lang kunin. Kaso nga lang, pagdating mo sa counter, di ba? Pagdating mo sa counter, after mo mapili yung gusto mo, pagdating mo sa counter, doon magbigla, may hilo ka na lang. Kasi bakit? Ang laki ng bill ng mga pinamili mo, okay? And ang ano niyan, and sad part niyan is, syempre, pag nag-grocery ka, gagastos. Siyempre gagastos, okay? Pagkagastos, siyempre iuwi mo yung mga gamit, yung mga binili mo, gagamitin. Pagkagamit, mauubos, okay? Pag naubos, anong gagawin? Siyempre bibili ulit. Pag bumili, gagastos, okay? So ibig sabihin, paulit-ulit lang. Okay, paikot-ikot lang. And bottom line, kahit na gaano pa karami or gaano karami yung gaano ka nakatagal na loyal ka sa isang product, sa isang brand, kahit na halos araw-araw mo siya ginagamit, sooner or later, bottom line, wala pa rin babalik sa'yo. Kaya minsan, mapapansin mo, bakit may isip mo na lang, or marirealize mo na lang, bakit wala akong ipon? Bakit wala akong savings? Okay? Kasi bottom line, isa lang kasi tayong ordinaryong consumer before, na yung mga ginagastos mo, walang ibang benefit aside dun sa mga nagagamit mo na products. And ang gusto natin dito is ayaw natin maging obsolete ka, or we don't let yourself become obsolete. Kasi bakit? Itong gantong sistema is obsolete na to. Okay? Paanong obsolete? Tapos na or ano na to? Hindi na to yung pinakang in trend ngayon sa panahon ngayon. Okay? So, wag mong hayaan maging obsolete ka. So, ang gawin natin, okay, sa new shared economy system, ang gagawin lang natin is shift your liabilities into asset. Okay? Shift lang natin yung liabilities mo into asset. Isi-shift lang natin yung daily consumables mo into profit. Isi-shift lang natin or papalitan lang natin yung daily expenses mo into income potential. Yung mga daily expenses mo magkakaroon ng income, okay? Isi-shift lang natin yung daily necessities mo into opportunities. Kasi bakit? Sabi nga natin, isi-shift ka lang natin from an ordinary consumer into an empowered consumer, okay? So, we want you to be an empowered consumer. Okay, so paano? Magkano? Pwede mo tanong, Jeremy, magkano ba yan? It's for free. Okay? Shift from an ordinary consumer to an empowered consumer for free. Yes, tama yung narinig mo. Free, libre. Sa Tagalog, libre. Okay? Parang libre. Parang napaka-imposible naman yata niya. Parang too good to be true. Pero hindi po. Totoo po talaga. Free. Pwede kang maging part ng shared economy under ng empowered consumerism for free. Ang kailangan mo lang gawin is all you need to do is isi-shift lang natin or mag-shift ka lang ng brand.
Okay, paano mo ship yung brand? Eh kasi naman, 'di ba dati naman na bumibili ka naman ng Nescafe, 'di ba? Nagkakape ka naman na. Ano yung ano yung nabigay sa iyo ng Nescafe? Okay, sa ilang taon mong pag-inom ng Nescafe, ano na ang naibigay sa iyo ng Nescafe? 'Di ba wala? Ano lang? Tension lang. Kabado ka lang, naging kabado ka lang, 'di ba? Or sabihin natin, ano yung na-contribute sa iyo ng Colgate or ng Safeguard or kung ano mang brand ng ginagamit mo ngayon? Pagbili mo sa Mercury Drugstore, 'di ba? Ano lang binabalik sa iyo ng Mercury Drugstore? Sukli lang, 'di ba? Pag wala pang sukli, resibo lang, okay? So ang gagawin natin dito sa Empowered Consumerism, same pa rin. Gagamitin mo lang din yung mga ginagamit mo dati pero mag-shift ka lang ng brand, and ang kagandahan niyan, sobrang dami pang mga benefits, okay? So para maging part ka ng Empowered Consumerism, okay? So all you need to do is yung same na ginagawa mo, mag-shopping ka lang din kasi ginagawa mo na rin naman dati, nag-shopping ka lang din naman. So ang gagawin mo lang dito is just shop our easy packages, okay? So easy packages dito, isa lang, kahit isa lang pwede yan. So magkano naman yung pa-shop mo? Ang shopping mo dito is 8,999. Okay, so parang pwede mo sabihin, Jeremy, parang ang laki naman yan. Oh, malaki to kasi bultuhan mo siya binili. Pero imagine mo, sa dami na ng Colgate toothpaste na binili mo, tingin mo 9,000 lang kaya yon? Hindi. I'm sure more than 10,000 or 20,000 pa dyan. And kagandahan yan, dito, pag bumili ka ng... Siyempre dito, pag bumili ka, ito kasi kaya ka nalalakihan kasi bultuhan mo siya binili. Okay? Pero mas malaki to pag bibilihin mo siya ng isan. Kasi kunwari natin, example natin yung easy package natin, letter A. Price lang nito is 8,999. Pero yung products na kapalit is around 15,145 pesos. Okay? So ibig sabihin, ang laki nung mga products na babalik sa'yo sa pag-shopping mo. Kasi parang halimbawa din, isang example dyan is pag halimbawa nag-shopping ka, saan ka mas makakamura? Bibili ka ng kilo-kilo o bibili ka ng sako-sako? Di ba mas mura yung bibili ka ng sako-sako? Okay? Yung initial price lang, or yung initial price ang malaki kasi bultuhan mo siya binili. Same dito, bultuhan mo siya binili, pero in the long run, mas makakatipid ka. Kasi bakit? Yung isang package naman, hindi mo naman ito mauubos o magagamit sa isang buong araw lang. Magagamit mo na ito in 2 months, 3 months, or 4 months. Depende pa kung anong package yung bibiliin mo. Kaya sobrang ganda and sobrang mas makakatibid ka talaga the moment dito ka nag-shopping ng mga products na ginagamit mo naman na araw-araw. Okay? So, ano ba yung mga products dito? Ano ba yung mga products na yan? Ano, gano'n ba kaganda yan? At sobrang nakaka-proud din. Kasi bakit? So, world-class yung mga products natin. Okay, sa Empowered Consumerism is share natin yung share economy of a 14-year tested and proven system. Okay? 14 years na yung sistema nang isi-share natin sa economy. Kaya ang kagandahan dito is sa 14 years ng existing ng system na to, more than 10,000 na millionaires na ang na-create. And good news dito sa new campaign ng Empowered Consumerism, 3 to 5 years lang uulitin ulit natin yung more than 10,000 millionaires na makikreate. And syempre sa company natin, hindi lang basta to proven and tested, marami na rin itong mga awards na natanggap, local and international. And kagandahan dito, hindi lang basta-basta mga awards yan. World-class awards ito na pwedeng-pwede mo talagang ipagmalaki sa kahit sino na makakausap mo. Okay? And kagandahan yan, back tayo ng sobrang world-class na manufacturing companies under ng Nature's Way from the US, DSM sa Europe, AMS Life Science sa Japan, and Weather Global Nutrition sa Europe. Okay, ito yung mga world class na multi-billion dollar, euro, and yen company na manufacturer ng mga world class products natin. Okay, so ano ba yung mga products natin? Konting mga freebie lang mga products natin. Isa dito is yung C24/7 na sabi nga natin sa C24/7, ito yung kahit simpleng ubo hanggang sa malalang cancer, natutulungan niya mapagaling. Okay, isa sa pinakang in-demand talaga ng products ng company. Marami mga vitamins and nutrients, may mga anti-aging and longevity pa na kasama. Okay, meron pa tayong ibang mga products. Meron tayong Kiddy 24/7. Ito is para sa mga bata. Gummy form siya. Ayan, may 14 vitamins and minerals. And meron siyang fruits and vegetables na kasama. Okay, meron din tayong Complete Phyto Energizer. Halos same sa C24/7, pero ang inalis lang dito is yung longevity and anti-aging. Okay, so anong ginawa sa anti-aging? Ginawa siyang bukod na products, which is
Restore Life na merong resveratrol and longevity Filipinos. Meron din tayong coffee, world class and world's first alkaline coffee. Nagkakape ka lang, meron ka nang natitake or nakakapag-take ka na ng mga food supplement na pinakang kailangan natin sa panahon ngayon. Okay? Kung ayaw mo naman or kung hindi ka naman mahilig sa coffee, hindi ka coffee lover, meron din tayong chocolate drink. Yan. So, My Choco Premium Chocolate Drink. Yan. Chocosuticals with DHA and complete phyto-energizer. Okay? Alkaline din to and meron siyang mga nutrients na galing sa complete phyto-energizer. Ano pa? May mga products pa tayo. Kung gusto mo magpaputi, meron tayong White Light. Yan. Sublingual Glutathione Spray. Ito yung first sublingual sa market. Meron din tayong Colidus. Yan. Omega Supreme Fatty Acid. Cholesterol Reducer. Meron din tayong Whitening Supplement na Perfect White. And meron tong Natural Botox Effect. Okay? I'm sure nagtututbrush ka at nagtututpaste. So, ship mo lang yung brand mo into our Natural Essentials Herbal Toothpaste. Meron tong antibacterial properties na nag-repair ng gums at ng tatanggal ng mga oral cavities. Okay? Para naman sa mga puso, yung mga ano ba tawag dyan? Broken hearted. Para sa maging healthy na heart, meron tayong Vida and Vida Juice. Para sa vasodilation na improves metabolism, meron din tayong Vida Max tablet form. Okay? And syempre, para malaman mo yung status ng puso mo, meron din tayong service, which is CardioPulse, na malalaman mo yung status ng mga ugat-ugat mo, kung healthy ba or not healthy na. Ito pinakadames na mapacheck up mo yung puso mo, kasi bakit? Ito yung pinakang importanteng parte ng katawan ng tao. Okay, meron din tayong Pure Hygiene. Okay, Feminine Wash and Masculine Wash, 100% no harmful chemicals. Meron din tayong Deep Cleansing and Whitening Bar Soap. And 100% natural and dermatologically formulated. Okay, so pwede siya. Ito yung pinaka-ginagamit natin. And ang kagandahan nito, yan, kung mapapasin nyo, ang dalawang kulay, orange and black, yan is whitening and for cleansing. Okay? Aside dyan, meron tayong beauty products. Yan. First up is coffee scrub para sa mga mothers. Yan, sa mga may mga stretch marks, maganda po ito. Yan, strawberry scrub and strawberry face and body scrub. Meron din tayong instant white. Okay, instant white lotion, face and body lotion. Okay, so kagandahan nito, kung gusto mo talagang pumuti instantly, ito yung pinakang the best para sa iyo. Meron din tayong antioxidant facial toner and our oxygen bar. Okay, yung oxygen bar is anti-aging naman to. Yung kanina is deep.